may isang kwento ng pag-ibig na magsisimula sa hiwaga ng isang salamin. Nabili lamang ni Leia ang salamin na ito sa isang antique shop. Malungkot ang kanyang buhay dahil ni minsan ay hindi pa niya naranasan ang umibig at ibigin. Sa harap ng salamin ay inilabas niya ang nararamdamang kalungkutan. Laking gulat niya nang bigla itong magliwanag. At mula roon ay naaninag niya ang mukha ng isang lalaki. Biglang nabalot ng maputing usok ang paligid at lumabas mula roon ang tila isang kaluluwa. Nagpaikot-ikot ito hanggang sa maging isang ganap itong matipunong lalaki sa harap ni Leia. Hindi makapagsalita ang dalaga sa sobrang gulat. Nagpakilala ang lalaki bilang si Homer at sinabi niyang siya ang tadhana ni Leia. Dahil hindi makapaniwala, hinawakan at pinisil-pisil pa ni Leia ang mukha ng lalaki. Nang mapatunayan niyang totoo ito, ay agad niyang tinanggap ang alok nitong maging nobyo niya. Naging masaya sila sa lahat ng oras na sila ay magkasama. Tila si Leia na ang pinakamasayang babae sa buong mundo dahil kay Homer. Kahit hindi niya batid ang pinagmula nito, ay buong puso pa rin niya itong minahal. Hanggang sa maganap ang kanilang unang halik. Hindi alintana ni Leia ang pagliliwanag ng buong paligid. Ito ay hudyat ng isang kababalaghang nakatakdang maganap. Iniharap siya ni Homer sa antigong salamin. Ipinagtaka iyon ng dalaga. "Anong ginagawa natin sa harap ng salamin na ito, Homer?" tanong niya. "Tumating na ang takdang panahon, Leia. Tapos na ang pananatili natin sa mundo mo. Oras na para tunguhin natin ang mundo ko. Doon ay magiging masaya rin tayo." "Hindi, ayoko. Ayoko pumasok sa loob ng salamin na yan." "Pero akala ko ba mahal mo ko?" "Mahal kita, pero dito lang ang mundo ko." Hindi matanggap ni Homer ang pagtanggi ni Leia na sumama sa kanya. Kaya pilit niya itong hinila papasok sa loob ng mahiwagang salamin. Subalit nang nasa loob na sila, "Kung hindi ka magiging masaya rito, pakakawala na kita, Leia. Kahit masakit sa akin, ibibigay ko na ang kalayaan mo." At ganoon nga ang ginawa ni Homer. Ibinalik niya si Leia sa tunay na mundo nito. "Patawad, Homer. Mahal kita, pero hindi ko kayang manirahan sa mundo mo." "Nauunawaan ko na. Huwag mo lang sanang kalimutan ang ating pagmamahalan. Dahil sa ginawa kong pagpapalaya sa iyo, kailangan ko pa maghintay ng 2 dekada bago ako muling makalabas dito." "Paalam, Homer. Hanggat humihinga ako, hihintayin ko ang pagbabalik mo." Ang kanilang pagmamahalan ay pansamantalang tinuldukan ng halik ng pamamaalam. Muli ay nabalot ng kalungkutan ang buhay ni Leia. Hindi kailanman naalis sa puso niya si Homer at ang alaala nito hanggang sa kanyang pagtanda. Maging sa pagtulog, laman ito ng kanyang panaginip. Matapos ang 2 dekada ay nagbalik na si Homer. Subalit, ito na ang oras ng paglisan ni Leia sa kanyang mundo. Kaya wala nang dahilan pa si Homer para manatili rito. Mas pinili niya na lang ang bumalik sa sariling mundo at mabilanggo sa kalungkutan sa loob ng mahiwagang salamin.